Steffi here. Welcome back to my channel. So, ang tarot card reading naman natin for today, for tonight, ay para na po, naman po sa tambalang Pawning, Arnella Paolo, and Janine Gutierrez. Okay? So, ang cards ni Janine dito sa kaliwa. And of course, ang cards naman ni Paolo dito sa kanan. Okay? Yan. Ginagdalan ko lang ang shuffle. Let's start. Okay, so first cards nila, Knight of Pentacles and Wheel of Fortune. Wow, ang ganda naman ng first card ni Janine. Wheel of Fortune kagad, yan ang kanyang luck, ang fortune, ang swerte sa buhay, oh, diba? Mare ding yan ang kanyang breakthrough or ang turning point na kung saan parang gulong ng palad dati. Kung dati nasa ilalim, ngayon naman nasa tuktok, nasa ibabaw. Namamayagpag. O, ayun. Diba? So, bawi-bawi lang. Knight of Pentacles naman ni Pao. Ito naman ang kanyang hard work or ang patience or ang tiyaga sa trabaho or sa kung ano man na kanyang ginagawa. Okay? Pero in the long run, matagal man or mabagal, magiging successful pa rin. Okay. Next cards. Nine of Pentacles and Page of Cups. So, Page of Cups ni Janine, yan ang new love, marating volunteer work, or nag-volunteer siguro sa isang medical mission or anything na na siguro community-based or whatever, maring dental, medical mission, ganun, nag-volunteer. Okay, what else? Umaring ang bagong pag-ibig. Okay? Si Page of Cups. Yan kay Janine. Sino kaya? Samantalang ang Nine of Pentacles naman ni Pao, yan ang pagiging very independent. At maring magkaroon ng luxurious life. O, diba? So, yun. So, yun ang patutunguhan ng kanyang patience, ng kanyang hard work, ang magkaroon ng luxurious life in the future. O, diba? And then, na-enjoy niya ang kanyang trabaho, kaya paparating ng paparating ang kaperahan, kaya na-enjoy niya yung kanyang kaperahan. Kung ano yung gusto, ano yung nais, nakukuha niya, nabibili. O, diba? Ayan. Next cards. Wow, Happy Squirrel and the Fool. Fool card ni Janine. Yan ang new adventures, new beginnings, new opportunities, new starts. Okay? Yan ang kanyang pagiging adventurous. Or, being adventurous, gusto niyang subukan siguro yung mga hindi pa niya nagagawa. Lalo na siguro sa acting. Ganun. Gusto pa niya siguro try ng ibang roles na hindi pa niya nagsusubukan or hindi pa niya nagagawa. Ganun. Okay? Which is challenging para sa kanya. Pero kayang-kaya niya. And ano man yung tahakin niya, ano man yung gawin niya as an adventurous lady, ayan, magiging successful siya doon. Okay? So, part ng kanyang new start, ito maring si Page of Cups, ang bagong pag-ibig. Ang Happy Squirrel naman ni Pao, diba? Literally, happy. So, doon ang patutunguhan ng kanyang buhay, ang pagiging happy. And in fact, ito ang kanyang bonus card. So, meron siyang extra card mamaya sa huli. Okay? Yun ang kanyang final card. Alright, next. Seven of Swords and King of Cups. King of Cups ni Janine. Ayan, maring yan ang kanyang tatay. Or sino man na mas matanda sa kanya. Okay, na very concerned para sa kanya. Very supportive. Lalo na emotionally. Or maring nagpapahiwatag ito ng love is in the air. Para kay Janine. Okay, Seven of Swords naman ni Pao. Ito naman ang card ng deceit. Dishonesty, cheating, lying, panloloko. In short. Okay, so, maring may nangyaring panloloko, maring tinakbuhan siya or ninakawan. Ganun. Or anything about cheating or lying. Dishonesty. Okay?
Three of Wands and Ten of Swords. So, bakit naman naging Ten of Swords agad kay ano Janine? Ten of Swords, ang painful ending, rock bottom. Ganyan. So, maring merong magwakas or may matapos na malungkot, masakit, talagang dinidibdib niya. Maari din namang hindi lang ito ano pagkakaintindihan or hindi pagkakaunawaan or nagkakatampuhan. Okay? Three of Wands naman ni Pao. Ayan, nakatingin sa malayo. Maaring gusto pang mag-invest ng marami or kung meron na siyang investment or may mga business, gusto pa niyang dagdagan siguro or magpalawak. Ganun. Okay, maaari din itong teamwork or collaboration siguro. Or, kung nakatingin sa malayo, maaaring mag-travel. Or ito yung kanyang mga travel plans. Okay? So, next cards. Two of Swords and Eight of Wands. Eight of Wands ni Janine. Ayan. Ang mga good news na paparating. O, diba? At least, pagkatapos ng painful ending na iyan, or ano man na nakakalungkot, meron namang good news na paparating para sa kanya. So, maaaring hotline ng telepono, ang daming kumukontak sa kanya. Ayan, maraming messages at maraming offers for her. Kaya busy ang telepono. Two of Swords naman ni Pao. Ayan, mukhang maraming choices, weighing options, ganun. At mukhang dalawa yung nangingibabaw na choices niya. Na parehong mahalaga, parehong mabigat, parehong matimbang. Pero, kailangan na niyang pumili at isa lang ang maaaring piliin dun. So, yan ang kanyang dilemma. Okay? Next cards. Wow, Ace of Cups and the Hierophant. Hierophant ni Janine. Ayan, maaaring may bagong contract na pinipirmahan siguro. Bagong project or bagong whatever, bagong business na may contract. Siguro mayroon siyang pinipirmahan. Maaaring isa sa good news iyan sa sinundang card. Okay? Or otherwise, maaaring mayroon siyang advisor, maaaring pare or politician na kanyang tinitingala, hinihingan ng payo or recommendations. Okay? Or maaaring mayroong ikasal sa family or sa relatives. Ace of Cups naman ni Pao. Ito naman ng bagong relationship, bagong partnership. What else? Bagong romance, bagong pag-ibig. O, yan si Ace of Cups. Okay? Maring proposal, maring din kasal. Hindi kaya dun ang kanyang dilemma. Kailangan niyang pumili. Maring tao, kailangan niyang pumili sa dalawa. Yan, dalawa dito. Or kung hindi man tao, siguro dalawang situations, kailangan niyang pumili doon. Okay? So, next cards. The World and Five of Pentacles. Five of Pentacles ni Janine. Ayan, parang iniwan naman siya. Ayan, parang may loss dito. Okay, maring financial loss, maring nalugi. What else? Maring may sakit lang siya or nag-worry or isolated dahil may sakit. Okay? Otherwise, financial loss. Okay? World card naman ni Pao. Ito naman ng kanyang travel talaga. Maraming travels. Okay? Parang yan, nakatingin sa malayo. Ito naman, maring mag-travel sa ibang bansa. Okay? Or maring ito yung panibagong chapter ng kanyang buhay. Meron siyang natapos or meron siyang nakumpleto. Maaring merong nakumpleto na project or schooling or modules. Maaring seminars or convention. O yun, basta panibagong start. Panibagong chapter ng kanyang buhay. Okay? Ganda naman. Siguro ito, panibagong chapter, ang magkaroon ng panibagong pag-ibig. Maari. Alright. Maari ding after ng panloloko na yan, kung ano man tong issue na yan, ito, nagsisimula ulit. Panibago. Okay? Bagong stage ng kanyang buhay. Alright. So, next cards natin. Hmm.
Seven of Wands and Six of Swords. Six of Swords ni Janine. Ayan, ang kanyang transitional period. Maring kailangan mag-relocate or lumipat ng bahay, lumipat ng lugar. Mara ding lumipat ng trabaho. Anything na transitional para sa kanya. Bakit kaya? So, maring dulot nito, kung mayroong financial loss, ayan, kailangan niya munang umalis siguro or lumipat. Okay? Or mara ding dahil dito sa tampuhan or kung anumang painful ending yan. Ayan, kailangan niyang lumipat. Okay? So, maring tapos na yan. Oh. Last card na pala itong mga ito, ano? Last cards. Pero meron pang bonus si Pao. Oh, anyway, ang Seven of Wands naman ni Pao. Ayan. Mukhang galit. Kailangan niyang maging defensive. Okay? Mukhang merong pinoprotektahang tao. Kailangan niyang i-defend or ipagtanggol ang sarili. Maaari ding ipagtanggol siguro ang isang tao. Lalo na ito. Ang kanyang bagong pag-ibig or bagong relationship or bagong partnership. Para ding namang business yan. Okay? Yun si Seven of Wands. Very protective. Kailangan niya ng self-defense. Dahil siguro may competition. Okay? Kailangan niyang manalo doon. Alright. So, meron siyang bonus card. At piliin natin ng isa pa. Si Pao. Eight of Swords. Oh, ayan. Eight of Swords. So, feeling niya bilanggo. Feeling niya nakagapos. Hindi niya masabi yung gusto, yung nais. Feeling trapped. Ganun. Parang walang kawala. kaya siguro defensive siya dyan dun sa sinandang card. No. Okay. Kawawa naman. Hindi niya magawa yung gusto. Bakit? Or maring tumatahimik lang talaga siya. Siya yung nag-impose ng restrictions sa sarili. Okay? Para hindi mo na makapanakit siguro ng damdamin ng ibang tao. So, yan. Okay? What else? Maring isolated lang siya dahil may sakit. Kaya ganyan. Okay, so first card niya, ang patience, ang hard work. Last card, ang feeling trapped or feeling bilanggo, hindi magawa ang gusto or maring isolated lang dahil may sakit. So, ang first card ni Janine ay ang Wheel of Fortune, ang kanyang luck, kanyang fortune, ang kanyang breakthroughs, ang turning point. And ang last card is ang relocation or kailangang lumipat siguro. Lumipat ng bahay, lumipat ng lugar, maaari ding lumipat ng bansa, okay? So, yun po yung tarot reading ng Tambalang Paunin. I hope you enjoyed and thank you so much po for watching. Again, please don't forget to like and subscribe to my channel. Abangan nyo po yung susunod nating tarot reading or click anywhere on the screen para mapanood po ang next na video. Shout out to my best ever family. Love and love to all. Bye for now!